Hello guys, welcome back again to our Tranquilo Pet TV. So para sa mga hindi pa nagsusubscribe, please do the subscribe button, no, para magi-updated tayo in today's update sa ating mga alagang hamster. Isishare ko sa inyo kung ano yung naging experience ko dito sa ating banded collar na teddy bear hamster female. Actually, ito nakapag-breed na siya isang beses, pero nagulat ako one time nung hiniwalay ko yung mga anak niya kasi malalaki na. Wala akong balak na muna na i-breed siya. So gusto ko siyang i-keep muna dito sa kanyang kulungan para sa ganon makabawi yung katawan niya sa ano, sa pagiging payat. Kasi pag nanganak ang hamsters natin, pumapayat talaga sila. As in, kailangan talagang bigyan sila ng time para ano, para makapagpataba uli sila, makabalik yung kanilang natural na body shape, yung bilugan. Pero nagugulat ako, para nagiging antokin siya. And then later on, nagulat talaga ako, nagkaroon siya ng anak kasi she doesn't look like a pregnant one. Akala ko nakakabawi na siya ng katawan niya. Yung pala, pregnant pala siya. So ngayon, pinag-aralan ko yung nangyari. May nilagay akong mail pero isang beses lang, pero wala lang nangyari. Tinanggal ko kagad yung mail kasi inaaway niya. So hindi naging successful yung breeding na yon. Tapos nag-decide ako na ikikipon na lang muna siya para mabalik niya yung ano, yung kanyang body shape. Pero nagulat ako, it was now a fifth day. Ipang limang araw niya na ngayon since nung nanganak siya. Nag-research ako, bumalik ako sa history. Wow, history class ano? Okay. Tiningnan ko kung ano yung mga possibility na pwede mangyari, bakit siya naging pregnant. So, ang lumalabas na findings ko is that siya ay na-breed ng kanyang anak na lalaki. Yes, kasi hiniwalay ko ang mga anak niya na almost the same as her shape na. So, malalaki na siya. Oo, nag-start na. So, I have the impression na yung nagkaroon sila ng incest and we don't want to make it happen dito sa pagbibreed. So, wala na tayong magagawa. Accident is accident. And in wild, sa natural habitat nila, nangyayari naman talaga yan. So, hinayaan ko na lang din. At, tingnan niya. Iko-closer look ko. Yan yung kanyang mga anak. Yan, healthy. So nakikita ko walang lahat banded color ang kalalabasan kasi nag-start na lumabas ang mga patterns. Yan, tapos nakikita ko naman siya, healthy din naman, mabalik din naman, hindi pa siya nangangayayat. Hindi pa siya itong malalakas uminom ng gatas ng mga anak niya. Okay. So yun guys, iwasan natin na yung mga anak ng hamsters natin ay kasama nila sa paglaki. Kasi natural tawag ng laman nila yan, instinct nila yan is to avoid pain and prolong pleasure. Yan, basta pag may maamoyan sila na nag-inhit, edi gagawin na nila yung bagay na yan. So, yun po. Ang sinasabi ko, mangyayari talaga at mangyayari ang ating iniiwasan na incest talaga. So, ito ang best example ng incest na nangyari. Kasi hiniwalay ko yung mga anak niya malalaki na at nagulat na lang ako after mga let's say 12 days o 15 days ng pagkakahiwalay ko sa kanyang mga anak. Boom, nanganak siya. So let's have a take a closer look. Yan. Actually, mabait naman talaga to. Yes. Medyo iyan natin para makita. Yan. So ito, mabait naman siya. Yan. Basta, para po sa mga newbies, reminder lang po, wag po natin hawakan yung mga babies pag nagganyan pa. Wag po. Kasi pag once na yan, tiningnan mo ng tiningnan, hinawakan mo, magugulat ka na lang baka kainin niya yung mga anak niya. Kasi, again po, inuulit ko, sa wild,
nasa ilalim po ng lupa nanganganak ang mga hamsters, eh kailangan po nila ng madilim. At dun sa dilim na yun, hindi po nila nakikita yung anak nila. Only the smell. Ayan, gusto niya lumabas. Palabasin natin. Tara, oh. Ayan, mabait naman to. Ayan. So, makikita niyo yung mata niya, red. Yung isa, itim. So, ganun siyang kaano. Ganun siyang kabait. Dahil dyan, ibigyan ko siya ng pagkain. Kasi ginulo ko siya eh. Para magkaroon tayo ng content for today. So, ang gagawin niya yan, kakainin niya yan at isi-safety niya yan sa kanyang mga babies. Kakainin niya yan. So, yan yung kanyang mga babies. May nakikita ko na parang yellow ang kalalabasan, no? Yan. So, yan po ay isang talagang example ng incest na nangyari. At nakakaano lang kasi hindi ko na trace kung sino yung anak niya. Oo. Hindi ko na trace. So guys, ang i-share ko sa inyo, additional sharing for today then, is yung cage bin. Maraming namumroblema problema. Bakit ang mother hamster kinakain niya o pinapatay niya yung mga anak niya? So based on my experience, kinakain ng nanay ang mga anak. Unang-una dahil sa environment stress. Yan. Pag ang babaeng female, yung female or mother hamster, nakakaramdam ng stress sa kanyang kapaligiran, ang gagawin talaga niya is kakainin niya yung mga anak niya. At ang number one dito, na talagang reason, yung nakikita kong rason, ay yung mga cages. Kung saan open sa sunlight, open sa air, at open doon sa nakikita niyang gumagalaw-galaw sa labas. Yung palaging nakikita. Laging nakikita ang gumagalaw. So, yun yung unang-una ko nakikita. So, dito, may iba naglalagay pa ng mga beddings. Yung parang mga lalagyan ng pugad. Nag-effort pa silang gumawa noon. Para sa akin, hindi ako naglalagay ng pugad na gano'n. Diretso lang siya sa kanyang mga kusot. Bakit? Kasi minsan pag lumabas yung pag naglalakad-lakad yung mga maliliit na pup, mga babies, hindi na nakakabalik doon sa kanilang pugad. Kaya mas mainam na ganyan. Tsaka, inaayos talaga yan ng mother hamster. Ngayon, pangalawa, pag nanganak ang Syrian hamster, dapat mag-isa lang talaga sila. As much as possible, dapat sa ganitong pack sila manganganak. Yan. Nakita nyo guys? Kanina ang laki-laki na ng kanyang pisngi. Tinago niya lang dito para paraan. Ayan, mataba naman siya. Ay, sorry. Tumalon. So, yun. Ngayon, yung iba rin mga nagtatanong dyan, papaano kung wala naman silang ibang box? Well, dun sa isang video ko, nakita nyo doon na pwede naman ilagay yung pwedeng ilagay naman ang hamster sa lumang balde kung saan madilim. Yun, mabubuhay ang anak nun. Normally ako, never pa ako naka-experience ng cannibalism na nangyari. Yung kinain ng mama niya, yung anak niya. Never pa ako naka-experience. Bakit? Kasi lahat nilalagay ko dito sa cage bin na to. So, stress-free, hindi masyadong open sa hangin, at hindi nakikita yung mga gumagalaw sa labas. So, andun siya. Yan. O, diba? Nangapit bahay. Yan. Ang cute-cute niya, no? So, she's one of my personal collection. Yan. Wala akong balak talaga dapat na ayan na siya eh. Hybrid, pero nangyari na ang dapat mangyari. So, yan ang kinalabasan. So, normally guys, hindi ko yan talaga siya hinahawakan. Never dare to touch it, to touch them. Kasi, pag once na sumama dyan yung amoy ng kamay ko, pwedeng pabayaan nitong nanay or kakainin niya ang mga kawawang babies na ito.
So, I'll update you regarding this ano, babies no, pagdating ng araw. Pag lumaki-laki na sila. Yan, oh, hello cute. Yan. So, bonded yung kalalabasan niyan. Lumalabas na yung... Normally, after 1 week, makikita mo na lumalabas yung kanilang mga patterns. Okay? So, yun. Pinapakain ko lang siya. Mamaya, siguro, kukuha ko ng mga malunggay sa labas. At ibibigay ko to dito sa ano, para may ipapakain ko sa mami niya, nila. Para may makakain tong ating alaga. Tapos, mag-generate yun ng lactation din sa part niya para may madedede na milk itong mga baby hamsters. So, thank you very much guys. Kita-kita tayo ulit sa Tranquilo Pet TV. Bye! Wait na muna. Sa uli ko lang muna to. Baka may magtataka sa inyo bakit hindi ko nilalagyan ng flash ngayon yung videos ko. Kasi, kailangan, ano, ma-stress ang nanay. Kaya hindi ko siya nilalagyan ng flash. So, thank you very much again, guys, ha. Thank you for your support. Thank you for your... sa aking hobby na pag-aalaga ng hamster. Thank you very much. Bye-bye.